Actually, Sril, medyo masakit na talaga. Naluluwa na ako sa sakit, guys. Ngayon na ata ako mga anak. So, please pray for me and baby po. So, update ko kayo mamaya. Kasi, sakit-sakit na talaga. A few minutes later. Na guys. Mukha gag-hair pa more. Wala pa si Javi ano siya sa baba kasi kumuha ng extra damit. Naka-apat na beses na ako magbihis from the recovery room, delivery room. Naka-medical gown pa ako. Nagbihis na ako kasi mahirap magpa-breastfeed no gown. So, ayun na. Pagdating namin dito, dahil 1 cm pa, ni-refer ako na magpa yung parang ultrasound na may to the echo para ma-check yung heartbeat ni baby. So, dinala ako doon sa delivery room sa second floor. So, ang nangyari, pagdating doon, at first, okay pa yung heartbeat niya. Nagre-range lang from 120 up to 140. Normal pa raw yun. Pero dahil napaka-painful na ng aking mga contraction at may mga dugo na talaga, umabot ng 172 yung heartbeat niya. So, kinabahan ako kasi sabi nung nurse na nag-assist sa akin, CS daw siya kasi humihingi ako ng pasensya dahil umiiyak ako. Ganyan kasi ako mag-labor. Tulo ng tulo yung luha ko tapos sinasabihan niya ako, ma'am, relax ka muna ma'am, baka mag-stress si baby. So ayun, sabi ko, sorry kay ma'am ha.
So, kinabahan ako kasi baka ma-CS ako dahil 170 up na yung heartbeat ni baby. Tapos ako, biglang tumaas yung BP ko, naging 140 over 100. Normal lang parati yung BP ko. So, around exactly 11:20 or 11:50 nila ako dinala dun sa second floor sa delivery room. Inaiya ako ulit ng nurse kasi sabi ko nga, ma'am, sabi dun sa baba, papauwiin pa daw ako kasi 1 cm pa ako. Tapos sabi ni ma'am na, sa tingin ko ma'am, hindi ka na 1 cm kasi umiiyak ka na talaga. So, nung inaiya niya ako, 4 cm na ako. Tapos, tumawag sila sa OB ko. Sabi ng OB ko na, hantayin na lang si Dr. Ramon din. Tapos, on the way pa man si Doc. So, ano, ang nangyari, napakabilis lang, guys. Exactly 12, inaiya ko ulit kasi sinasabihan ko yung nurse kasi iba kasi ako kung ako ang mag-labor. Ayokong humiga. Nakatayo lang tala ako. Tapos, napakasakit na kasi iba yung sakit ngayon sa dalawang baby ko. Back pain ngayon sa puson. Tapos, ang sakit talaga sa puson. Tapos yung puwerta ko, yan yung sinasabi ko parati na hindi ko masyadong nakayan kasi parang may head na ni baby. So ayun, binihisan ako ng lab gown kasi nakadress pa ako noon. Lumipat na kami dun sa delivery room. 12 ako pinasok. Tapos pagdating dun, kasi wala pa si doktora, kasi on the way pa siya, tapos napaka-traffic, sira kasi yung mga roads namin dito sa Valencia City, under construction ngayon. Sila lahat, hindi nila ako pinabayaan. Isa din yan sa pinapasalamatan ko dito sa Valencia Polymedic, guys, kasi honestly speaking, it's my first time to be admitted in a private hospital upon giving birth. Kasi yung sa eldest ko, Mukinon Provincial Hospital ako, it's a public hospital. Tapos hindi maganda yung experience ko doon kasi dalawa kayo sa isang bed. Napakahirap. Kasi noon, ang laki ng baby ko, almost 5 kilos siya. Tapos it's my first baby, so akala nila masiyas ako. Tapos yung pangalawa, sa lying in lang ako ng anak kay Adi. Okay naman yung experience ko. Pero dahil nga ngayon may pandemic, so dito ako sa private. Ayaw kasi ni Doc yung OB ko na sa lying in. Kasi kung may mga komplikasyon, hindi ako tatanggapin sa hospital basta-basta dahil nga sa pandemic. So ayun, hindi nila ako pinabayaan. I think they are around 5 or 8 staffs na nag-assist sa akin. May dalawang boys, nakakahiya si Nasir. So sa nagpaalam ako sa kanila, sabi ko, ma'am, parang natatai na ako, ma'am. Sabi ni sir, ma'am, pigilan mo muna kasi wala pa si Doc. Tapos sabi ko, sir, hindi ko na talaga kaya. Ayun, parang tumai ako, feeling ko, parang natatai ka. Tapos ayun, lumabas na si baby. Hindi lang umabot ng 1 hour, lumabas na siya. Sa tatlong anak ko, ito yung pinakabilis na naglabor ako at lumabas. Pero ito yung pinakamasakit para sa akin. Kasi sa puson, mas kaya ko siguro yung back pain, ito yung puson. So as a whole, yun po yung birth experience ko during the pandemic. Mahirap lang, guys, na gusto ko ibahagi sa inyo. Kinakailangan namin mag-re-swab kasi nga yung validity ng aming swab test nag-expire na. Another is kawawa si hubby kasi limited lahat. Kahit ang pagbili ng pagkain, kahit may sasakyan kami, ang hirap lumabas. So, mostly, naka-food panda lang lahat. Hindi pwedeng may karelyebo kasi bawal dapat pa naka-swab.
Tapos, one watcher per patient lang. Another concern, mahirap umiri na nakasuot ng mask. Ang hirap, guys. Akala ko nga hindi ko kakayanin. Akala ko maubusan ako ng hangin kasi nakasuot ako ng mask. Yan yung napakahirap so far na nakita ko dito sa panganganak during the pandemic. So, ipa-flash ko mamaya yung mga clips kasi hindi na ako naka-vlog kahapon dahil nga naiiyak na talaga ako. Tapos sabi ni Habi, tigilan mo na yan kasi parang ako ang naaawa sa mga videos mo. So, ayun. So, i-attach ko lang yung mga clips ng panganganak ko, ni baby. At maraming salamat po sa inyong prayer. At sa mga pregnant dyan, masasabi ko lang kahit na gumastos para sa re-swabbing, guys, mas maigi talaga na magpa-swab test na kayo kasi dahil hindi natin alam, kagaya sa akin, 1 cm pa lang si baby, tapos bigla na lang akong nanganak na naging active labor. So, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa aking mga anak, si Ella at si Ia na andun sa bahay na nagdasal. I-attach ko din yung video or picture nila. Sa parents ko, sa kapitbahay, sa lahat-lahat ng mga relatives at friends na nag-pray para sa amin, na mga kasamahan ko sa trabaho at ni Habi. At syempre, sa mister ko din, sa AJ Maycraft, na talagang kung ako, kinaya ko lahat ng pain, siya naman, kinaya niya lahat ng pag-asikaso sa aming dalawa. Kung may nakalimutan man ako, pasensya na. Salamat ulit sa kay Dr. Ancheta, Dr. Mondin, at sa pidya ng baby ko, Dr. Damag, na magpanganak ko pala ay pumunta dito at chinex si baby, staff ng ER or delivery room, hanggang dito sa nurse station 2 na hindi ako pinabayaan hanggang ngayon. Hopefully, pag okay na, pwede na ako ma-discharge mamaya si baby. Antayin na makaihi siya. At yung 24 hours naman newborn siya. At kung okay ang lahat ng result, ay pwede na kami umuwi. Problema lang dahil Holy Week, baka wala mag-process kasi Sunday. Subukan namin, baka Monday pwede na kami lumabas. So that's it for today, guys. Salamat. Ito po si Indira Quintera na sasabing, keep safe, everyone.